So ayan, magandang mainit na araw mga kagulong, ha? Mainit na araw ngayong araw na to. Yan. Masakit sa balat. Yan. So ngayong araw pag-usapan natin mga kagulong, ang topic natin ay tungkol sa ating mga temporary plate o plaka na. Kung ikaw ay may plaka na, pag-usapan natin kung ang ating ginawa bang temporary plate ay may huli nga ba talaga sa LTO. Diba, bawal nga ba talaga yung ating ginagawang temporary plate, mga kagulong? So ngayong araw, pag-usapan natin ano mga bang plaka na pwede lang sa ating mga motor. Yan, di ba? So unahin muna natin yung ating mga kung kayo ay may mga plaka na, mga kagulong, pag-usapan natin kung kayo ay may mga plaka na. Okay? Kahit may plaka na kayo, mga kagulong, may bawal pa rin sa inyong plaka pag once ang inyong plaka ay nilagyan nyo na ito ng plastic. Alam nyo ba yung parang transparent, mga kagulong? Ayan, di ba, para kasi kahit paano matagal masira yung ating mga plate number, yung mga plaka natin. Yun ay bawal sa LTO. Pinagbawal pa rin maglagay ng parang transparent na parang plastic na PVC, ganun ba? Yung clear na plastic. Yan, bawal po yan, mga kagulong, pag mas ang inyong plaka ay nilagyan nyo na ng plastic na transparent. Kasi nga daw, pag mas natamaan niya ng ilaw, nagre-reflect, di ba, sa gabi. So hindi daw siya makikita pag once may halimbawa nagkaroon ng problema at ang inyong plaka ay mayroong plastic, hindi daw nababasa ng camera dahil nagre-reflect yung mga ilaw. So bawal daw yan ayon sa LTO. Yan. So yan, tandaan, ang ating mga plaka dapat daw ay walang nakalagay ng kahit ano. Ang dapat, kung halimbawa may issue na ka ng LTO, dapat huwag nyong lagyan ng plastic sa ibabaw. Yan, bawal na bawal pag once lagyan nyo ng transparent na PVC plastic. Yan, parang PVC yata yun, or fiberglass na plastic. Yan, bawal po, mga kagulong, pag once lagyan nyo ng PVC plastic ang inyong plaka. So okay, pangalawa, kung kayo ay wala pang plaka, yan. Halimbawa, gumawa ka na kayo ng sarili niyong plaka, kasi alam naman si LTO, ako nga eh, magpo 4 years na yung aking motor, wala pa rin akong plaka. Laging sinasabi ni LTO, wala pa rin daw akong plaka. Yan lang. So, siyempre, sa 4 years na yun, mga gulong, may ini-issue naman talaga si dealer na temporary plate. Siyempre, ang problema nga lang, yung mga ini-issue na yung dealer na temporary plate, mga kagulong, napakarupok. Iyan. Madaling mapunit, di ba? Kunting hangin lang, palagpag lang, punit na, kasi malutong siya na plastic, mga kagulong. Siyempre, pag malutong na plastic, magpapapalit ka ngayon ng temporary plate. May mga design naman kasi, may mga gumagawa na ng temporary plate, di ba? May mga 500 lang, meron ka na ng temporary plate, may mga design pa. Ang problema, pag once nilagyan mo ng design ang inyong temporary plate, di ba? Nilagyan mo ng pangalan mo, di ba? Paano pa mga design na medyo cute sa iyong plaka? Ang iyong plaka ay pag nasisinaga ng araw ay nag-iiba ng kulay, di ba? Parang ganon. Yun ay bawal, mga kagulong, tandaan. Kasi dapat daw ang ating mga plaka, temporary plate, di ba, ay kulay puti lamang at saka itim ang nakasulat. Di ba? Bawal yung mga pag nasinaga ng araw, gumaganda ng nag-rainbow. Di ba? Na ibig sabihin kasi, maganda nga naman talaga tingnan, mga kagulong, pag once na ang iyong plaka ay lalo na pag nasisinaga ng
ilaw, di ba, nag-iiba ng kulay. Maganda naman talaga tingnan. Ang problema, bawal po yan sa LTO. Dapat puti lang, plain na puti at saka itim yung mga nakasulat. Di ba? Kasi pag sa binago mo mga kagulong, ayan lang, huhulihin na kayo ng LTO. Yan. Pag nagparehistro kayo, bawal po yun mga kagulong. So dapat ang inyong plaka ay, ang nakasulat ay registered, tapos yung ating MB file, yung naman ang nakasulat mga kagulong, yung ating MB file. Kasi wala pa tayong plaka, yun ang ating temporary plate, MB file. Temporary number, yun. Isusulat natin yung MB file, di ba? Nakalagay sa taas, registered, tapos MB file sa baba, tapos kung saan baka ang ano, NCR, di ba? Nakalagay. Region 1, Region 2, Region 3, nakalagay naman yan mga kagulong. Ngayon, sa baba, may isa pang nakasulat yung pangalan ng inyong dealer, di ba? Yun, nakasulat. Yun lang dapat daw mga kagulong. Pag once may dinagdag kayo dyan mga kagulong, yun ay bawal sa LTO. So dapat ang nakasulat dyan, registered, yan. Tapos, MB file mo na nakasulat. Tapos kung saan ka nasasakop, Region 1, Region 2, NCR, di ba? Tapos, kung may sticker, kadikit may sticker. Di ba mga kagulong? And then, yung ating dealer lang, mga kagulong, nakalagay. Kung Yamaha dealer, yun. So, Racal dealer, nakalagay naman kung mga kampaneng dealer ng kampaneng nakalagay. So, yan, tatawid lang muna tayo. Yan. So, yun lang ang pwede, mga kagulong, para iwas multa. Ayan. Ayan. Iwasan na lang natin na habaguhin yung ating mga kulay ng ating plaka. Tapos mga kagulong, kung ang inyong temporary plate ay punit-punit na, bawal pa rin to sa LTO. Ang daming bawal, wala pa nga silang ibinibigay na plaka. Di ba? Tayo na nga gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng temporary plate. Kasi nga, yung mga binibigay ng dealer, napakalambot. Di ba mga kagulong? Wala pang isang buwan pingas na. Di ba? Alam nyo naman yan. Siyempre, gagawa ka ng temporary plate mo. Maaring lata, di ba? O kaya matibay na plastic. Yan. Hindi yung malutong. So, yan. Dapat, wala rin punit-punit ang iyong plaka. Dapat walang pingas kasi bawal multa pa rin. Alam na po, napakarami namang multa. Yun na nga wala na nga binibigay na plaka. Tayo na nga nagpo-provide ng sarili nating mga plaka. Mumulta pa. Yan. At katapos, halimbawa, naulan mga kagulong. Yan. Dapat linisin mo lagi ang iyong plaka pag ito ay marumi. Multa pa rin, di ba? Yan, kahit saan namang sasakyan mga kagulong, motorman, sabihin natin na tayo lang mga nakamotor pa nag-iinitan. Pero sa lahat naman yan mga kagulong, kahit ako nung nasa truck, pag naulan, inuuna ko talaga yung plaka na linisin kasi pag authorized ng LTO mang huli, multa tayo mga kagulong. So yan, ang daming bawal nila mga kagulong. Yan, kaya tandaan, kung ikaw ay magpapagawa ng temporary plate, dapat ang kulay lamang mga kagulong ay puti at saka itim. Itim yung mga nakasulat. Diba? Puti yung ating plaka, itim yung mga nakasulat, at wala ng mga burloloy. Pag once nilagyan mo ng burloloy, huli ka. Yan. So yan mga kagulong, pinag-usapan lang muna natin para at least kahit paano mayroon tayong topic for a day. Yan. So pinag-usapan natin yung ating mga plaka. Kung may mga huli nga ba. Diba? Yan. Sana naman na nauunawaan yung aking mga sinasabi mga kagulong. Yan. Kung nagustuhan nyo aking video mga kagulong, paki-like na lang din and share, and then salamat sa inyong panonood.